Naniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na may isang robot na kayang lumipad na parang isang paru-paro at kayang lumangoy na parang isang isda? Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang 10 kamanghamanghang mga robot na hayop sa buong mundo na marahil ay ngayon mo pa lamang makikita. Subukan din natin na makakuha ng 1,000 likes para sa video na ito at shoutout nga pala sa mga sumusunod. Maraming salamat sa panonood ng ating mga videos. At kung gusto mo din mapabilang sa susunod na shoutout, ay mag-comment ka lamang sa ibaba. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay welcome to Zaldi TV. At kung ikaw ay interesado sa mga kakaibang impormasyon, mag-subscribe ka lamang sa channel na ito at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Number 10, Smart Bird. Ang Smart Bird ay isang robotic seagull na kayang lumipad sa pamamagitan ng pag-flap ng mga pakpak at sa pamamagitan ng pag-twist ng mga ito, at mayroon itong aerodynamic na disenyo. Ang Festo Bionic Learning Network ay lumikha ng robotic seagull na tumitimbang lamang ng 450 grams at may pakpak na may haba ng 1.96 meters. Noong April 2011, ang Smart Bird ay pinakita sa Hanover Fair. Ang Smart Bird ay napakagaan na lumilipad na robot na binigyang inspirasyon ng Heringel. At may kakayahan itong mag-takeoff na parang eroplano, lumipad na parang ibon at mag-landing ng walang tulong ng anumang mga karagdagang drive systems. Sa loob ng Smart Bird ay ang baterya, makina, transmission at mga regulation electronics. At marahil isang araw, ang mga Smart Bird ay atin lang makikita na lumilipad sa paligid na parang mga regular na ibon na lamang. Number 9, Bionic Kangaroo. Ang Bionic Kangaroo ay isang modelo ng robot na binuo at ginawa ng Festo sa anyo ng isang kangaroo. Gamit ang mga pamamaraan mula sa kinematics, bionics at biomimetics, pinag-aralan ng mga mananaliksik at inhinyero ng Festo ang paraan ng paggalaw ng mga kangaroo at inilipat iyon sa disenyo ng isang robot na gumagalaw katulad ng mga tunay na kangaroo. Ang buong robotic na hayop ay may timbang na 7 kilograms lamang at may taas na 1 metro. Katulad ng ginagawa ng isang tunay na kangaroo, maaaring mabawi ng bionic kangaroo ang enerhiya na nawawala kapag ito ay tumatalon. Itinatabi niya ito at mahusay na ginagamit para sa susunod na pagtalon. Number 8, Bionic Ants. Ang German robotics firm na Festo ay nagdisenyo ng isang high-tech bionic ant upang maipakita kung paano maaaring gayahin ng mga nanorobotics ang pag-uugali ng mga insekto sa natural na mundo. Inaasahan ng Festo na ang bionic ants ay makakatulong sa paghahanda ng paraan para sa paggamit ng mga mini-robot bilang mga manggagawa ng industriya. Ang mga bionic ants ay binigyang inspirasyon ng swarm intelligence at ang mga ito ay nag-uusap sa pamamagitan ng isang radio module na nasa kanilang mga tiyan. Ang ants ay nangangahulugan ng autonomous networking technologies. Maaaring magamit ang mga nanorobots upang ilipat ang mga mabibigat na karga, mag-assemble ng mga istruktura o magsagawa ng malawakang operasyon ng paglilinis. Ang mga bionic ants ay pinapagana ng baterya at maaaring gumana ng 40 minutes sa pagitan ng bawat charge. Number 7, Bionic Copter. Ang susunod sa ating listahan ay isa na namang gawa ng Festo Company. Ang Bionic Copter na binuo ng Festo ay may kakayahang lumipad na gaya ng mga dragonfly. Katulad ng modelo nito sa likas na katangian, ang Bionic Copter ay may kakayahang lumipad sa kahit na anong direksyon. Mag-hover sa kalagitnaan ng ere at dumos-dos nang hindi nasisira ang mga pakpak nito. Ang Bionic Copter ang may hawak ng record para sa pinakamalaking flying robotic insect sa buong mundo. Ang mga pakpak ay gawa sa carbon fiber frame at tinakpan ng manipis na foil. Upang ma-stabilize ang paglipad nito, ang data sa posisyon at pag-twist ng mga pakpak ay patuloy na naitatala at nasusuri ng real-time habang ito ay lumilipad. Number 6, E-motion Butterflies. Ang paglipad ay isang paulit-ulit na tema ng Festo Bionic Learning Network. Ito ang E-motion Butterfly. Ang bawat isa ay tumitimbang ng 32 grams. At ang bawat isa ay may dalawang servo motors, electronics at dalawang maliliit na LiPo battery na nagbibigay ng 4 na minuto ng paglipad at maaaring i-charge sa loob ng 15 minuto. Tulad ng lahat ng mga robot ng Festo,
Ang mga ito ay hindi nilikha para maging laruan. Kaya kung plano mong bumili ng isa nito, ay mukhang malabo na mangyari ito dahil sila ay para sa layunin ng paglikha ng mga robot na maaaring magamit sa industriya ng robot development. Number 5. Spot Robot. Ang spot robot ay isang likha para sa mga pangangailangan sa operasyon ng mga industriya. Ang mga robot na ito ay kayang umakyat sa mga hagdan at maaari itong pumunta sa mga lugar kung saan ang mga may gulong na robot ay hindi maaari. At kaya nitong magdala ng mga karga na mabibigat na minsan ay hindi nakakayanan ng mga aerial drones. Gumagamit ang spot robot ng mga stereo camera upang maiwasan ang mga hadlang at mga tao kapag ito ay gumagalaw. Ang spot robot ay binuo upang makayanan ang maalikabok at basang kapaligiran ng mga industriya. Ang nagpapanaytiling ligtas sa spot robot ay ang crash protection feature nito. Kaya, mapapasabi ka na lang ng sana all. Number 4. Snake Bot. Kung takot ka sa mga ahas, marahil mamamangha ka naman sa isang ito. Ang mga snake bot na kilala rin bilang snake robot ay isang biomorphic hyper-redundant na robot na kahuwig ng isang biological na ahas. Ang mga snake bot ay mayroong magkakaibang hugis at disenyo, at ang kanilang maliit na pahabang disenyo ay nagpapahintulot sa kanila upang magpalipat-lipat at makagalaw ng maayos sa mga masisikip na lugar. Ang kanilang kakayahang baguhin ang hugis ng kanilang katawan naman ay nagpapahintulot sa kanila na magawa ang ibang bagay tulad ng pag-akyat sa mga hagdan o mga puno. Ang isang nakakamangha na feature ng snakebot ay maaari pa rin silang magpatuloy na gumalaw kahit na ang mga bahagi ng kanilang katawan ay nawasak. Number 3. BBC Spy Robots. Ang serye ng BBC na Spy in the Wild ay gumagamit ng mga kamera na nakatago sa mga disguise na mga robot upang mabigyan ang mga manonood ng mga nakakamanghang kuha ng mga hayop. Ang serye ng BBC Wildlife ay gumagamit ng tinatawag na animatronic spy creatures upang i-film ang mga hayop sa kagubatan. Ang mga robot na hayop ay kontrolado ng remote at ang bawat isa ay may mga nakatagong miniature camera sa kanilang katawan upang i-film ang mga hayop sa kanilang natural na tirahan. Ang mga halimbawa ng mga robot na hayop ay isang sanggol na gorila, isang pagong, jaguar, hummingbird at marami pang iba. Malaki ang ginastos nila para sa proyektong ito at siniguro na magiging realistic ang itsura ng mga robot para hindi mapaghinalaan ng mga totoong hayop. Number 2. Myro Robot Fish. Ang Korean company na Iro ay lumikha ng isang parang buhay na pandekorasyong isda na tinawag na Myro. Maaari itong lumangoy na parang isang isda at kayang iwasan ang mga hadlang at maaari din baguhin ang kulay at itsura ng balat nito. Ang Myro ay mayroong kamera at maaari ding itong kontrolin gamit ang remote. Ito ay tumatagal ng hanggang sa 10 oras bawat charge. Ang robotic fish na Myro ay inaasahan sa mga susunod na taon na maaaring magsagawa ng mga paglilinis at pagsusubaybay sa mga katubigan. Ang ulo ng robot ay naglalaman ng central processing unit at sensor upang ito ay gumalaw at gumagamit din ito ng infrared light. Number 1. Cheetah Robot. Ang mga mini cheetah robots ng MIT ay may mga maliliit na quadrupedal na mga robot na may kakayahang tumakbo, lumukso, maglakad at ang kauna-unahang robot na may apat na paa na kayang gumawa ng backflip. Sa isang kumakailan lamang na naipublish na video, ang mga maliliit na bots ay makikita na gumagalaw, tumatalon at nagmamartya sa paligid ng isang field at naglalaro ng isang bola ng soccer. Ang cheetah robot ay kayang tumakbo ng bilis na nasa 45 km per hour. Hindi man kasing bilis ng tunay na cheetah, pero at least kayang tapatan ang bilis ng isang tao. Ang bawat isa sa apat na mga binti nito ay pinapaandar ng tatlong murang mga dekuryenteng motor. Hindi sila ginawa para ibenta sa merkado, ngunit inaasahan ng MIT na ang matibay at modular na disenyo ng mini cheetah ay gagawing isang mainam na tool para sa mga mananaliksik. At yun na nga ang 10 kamanghamanghang mga robot na hayop sa buong mundo. Kung may iba ka pang alam na ibang uri ng mga robot na hayop na hindi ko naisali sa video, ay maaari mo din itong i-share sa comment section. Kung isa ka rin sa mga may hilig sa ganitong uri ng impormasyon, ay bigyan ng like ang video na ito. At huwag mo na din kakalimutan na i-share ito para mapanood din ng iba.
May mga ibang kakaibang videos din sa ating channel na maaari mo ding panoorin. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!